Yo, what's up mga kahataw? Taka, samahan nyo, magluluto tayo ng malupitang pagkain ngayon. Pupogi kasi ang mga lalaki kapag masyokap magluto. So, ito nga pala ang USDA ribeye steak natin. Nabili ko lang sa Steak Supreme PH. So, dito, lilatag ko muna dito sa wooden board natin. Dalawa muna kasi baka pumalpak yung luto natin. So, ito, sabi, ganyan-ganyanin ko lang daw ng tissue. Saka, binudburan ko ng pamintang duwag-duwag. Saka, binudburan ko na rin ng asin. Dapat pala rock salt, hindi pala yung iodized. At sumunod naman ay nagpainit tayo ng kawali. Tapos pinahid ko na rin ng mantika yung kawali. Pero teka, bakit brush ng pinturang ginamit ko? Pero pwede na yan. So nilagay ko na yung steak natin. Pero isa lang muna ba sumamblay eh. Tapos nagpitpit na rin ng dalawang pirasong bawang. Tsaka ako nilagay dito sa steak natin. Introducing time leaves hole. Hindi ko alam kung para saan to. Basta binudbud ko na lang dito sa steak natin. Tapos tsaka ako nilagyan ng butter. Basta niluto ko lang to yung steak na to, no, 1 to 2 minutes. Tapos lipat na rin sa ibang side. Basta ginaya ko lang kung ano nasa YouTube. Nagsahay na rin pala ako ng Japanese rice kasi gagawa tayo ng baked sushi. Inuna ko muna itong magsahay kasi kadalasan luto na yung mga ulam pero yung kanin hindi pa pala. Nilabas ko na rin dito yung crab stick. Tapos yung Japanese mayo, ebiko o masago. Sa madaling salita, itlog ng pating. Iniwa ko na rin pala tong crab stick ng maliliit. Then set aside. Tapos maglalagay na rin tayo ng cream cheese na nabibili lang sa Pure Gold. Isa rin to kasi siya nagpapasarap ng baked sushi. Tapos nilagyan ko na rin ng kiwi. Ay mali, kiwi mayonnaise pala. Tapos naghiwa na rin ako ng hinog na mangga. Mas prepare ko yung sambales na mangga. Hiwa-hiwa ko na to ng malilit na pie square. Tapos nilagay ko na rin sa isang lagayan. Naglagay na rin ako ng konting asin. At tapos konting asukal. Tapos konting paminta. Halu-haluin nyo lang hanggang sa kumalat yung sangkap. Tapos nagbukas na rin ako ng tinatawag nilang pukikake na nabibili lang sa Japanese or Korean store. Haluin ng konti tapos okay na yan. So ito, luto na yung Japanese rice natin. Tapos nilipat ko muna sa isang lagayan. Naglagay na rin ako ng marine oil, rice vinegar, konting maji sabor, tapos maglalagay na rin tayo ng isang kutsarang sesame oil. Tapos binudburan ko na rin ng purikake yung kanin para mas malasa. Tapos haluin ng haluin hanggang sa kumalat at kumapit yung mga ingredients na nilagay natin sa kanin. Saka nakalimutan ko pala, lagyan pala natin ng magic charap. Tapos halu-haluin ulit natin. Tapos naglagay na rin ako ng kanin dito sa microwave bowl natin. Pero mas maganda yung babasagin na lagayan. Tapos pinantay-pantay ko para malagay natin na maayos yung ginawa natin kanina. Tapos naglagay na rin ako ng nori dito sa taas ng kanin natin. Tapos eto na, lilagay na natin yung sushi na ginawa natin kanina. Tapos pantay-pantayin pa rin natin. Dapat equal lang talaga yung pagkakapantay niya. Ayan o, ito, makikita nyo, ayan, ganyan kapantay dapat yung pagkakalagay. Tapos naglagay na rin ako ng nori sa ibabaw, tapos nilagay ko na rin tong itlog, yung masago o hindi ko kung tawagin. Ikalat mo lang ng ikalat yan dyan sa ibabaw, kasi isa rin yan siya nagpapasarap ng baked sushi natin. Tapos nilagyan na rin natin ng Japanese mayo yung ibabaw. So ayun, tapos natin na mo naman yung finished product. At dahil wala tayong glass na lagayan, so pwede na natin dito ilagay sa microwave oven ng 3 minutes. Dumating na rin pala yung Angel's Pizza na in-order ko. So ito, ang handa namin para sa arawan ng aking asawa. Happy birthday to you. Sana masarap ang kasaluto ko. See ya!